Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos, and if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Good day mga Kalingap Idols. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At isa na namang makabagbag damdamin na kwento ang ating masasaksihan, kaya tara sabay-sabay po nating reaksyonan at silipin, para maaliw, kiligin, matuwa at mayak sa kanilang mga kakaibang kwento ng kanilang buhay. Kaya Kalingap Idol, pasok! So ay mga Kalingap, andito tayo kina Trixie, sa tiyahin ng Rachel, kasi kasama na po natin ang ating mga karpintero, dito si Super Andoy, si KJR. Simula na po ang kanilang bahay, ito po ay repair lang, pero syempre, dapat maganda pa rin po yung pagkakagawa. Parang renovation wow siya. So, para makaingat. Let's go. Pero bago ang lahat po, pasubscribe po ng channel ni Kuya Bal, Bal Santos Matubang, ang naman ng Kalingap, at ang ating channel po, Kalingap Rob. Wow! Tara! Tapo! Tay! Kumusta tayo? Kasi sila natin. Kasi kaso ka na? Kaso? Si Mrs. Chupo, trabaho? Trabaho. Balis na nga dyan sa anak. Kasi naman. Bro, dito kayo. Pananungin niyo yung pwedeng gawin dito. Tingnan yung CR nila. Oh. Okay sa'yo, Tay? Na magsimula na sila ngayon? Kaso walang maiiwan dito. Okay lang, ano? Okay, ayos lang nga dito. Ano, tingnan nyo na. Kasi ang gusto kong maayos dito, yung panel, pati yung kusina, ayos na lang yung kusina. Itong number 1 itong siya. Ano, pati yung pinto nila. Hindi, kung kaya nga yung hollow blocks nyo ngayon. Pwede rin naman, hollow blocks na. Para... Wow! Problema ito, lahat na lang ginagatang may dito. Saan kayo tayo titara pag sakaling naayusin yan? Kaka-Rachel. Wow! Hindi naman kasi, mahirap lang sila tayo kapag may tao dyan. Di ba? Mahirap lang. Sabi nga nila, mas madali pang gumawa ng from the scratch ng bago kaysa mag-renovate. Maraming abala, maraming tapos okay na isang labor dito para meron kayong makasama dito. Lagi kayo sa isang labor. Mahanap ko dito. Kuya Kisan, kung walang trabaho, pwede. Comment kasi nagtatrace kayo tayo. Kung saan man tayo ang buhay niyo po dito tayo. Ayos yung mga trabaho niyo. Nakikita niyo sa araw-araw. Ayos na ito. Ay, talaga ka-subay dyan sa pangalan. Subay dyan. Kaso, wala pong compares talaga ng bahay. Tapos talaga. Ipinikita eh. Pambili ng ulam sa gabi bago mo eh. Tapos kinabukas ang pangbaon nila. Tapos pangalong sa akin, sa lang. Pero alam mo tayo na pangalong wow kami kasi kahit ang hirap ng kalagayan niyo, magawa niyo pang kukupin si Rachel, natutulungan niyo, di ba? Para makapagtapos naman. Para sakaling natin yung araw na di matulungan niyo yung pamilya pag siya yung nakatapos na. Dahil na, wow, mas lalo napaganda. Hindi masaya din kayo tayo sa nangyari kay Rachel sa pamangkin. Masaya din kami, nagmaganda ng karagayan nila. Napadami na nga dito kami. Madami na rin kayo kasi ba yun. Ayun, kagaya ngayon, nadami na kayo. Papare-ayos namin yung bahay niya tayo. Kasi tingin naman po yung bahay niya ngayon. Lalo-lalo na po yung sila. Ay, pag-ibigin na. Kung malaman na nung asawa ko na, ipapare-pare daw ay... Katuwa. Excited nga. Excited. Ano pangalan niyo ulit tayo? Benji. Benji? Benji. Benji. Makakaibang pangalan na, Benji. Anong tawag sa'yo? Puloy. Puloy. Nalang Tatay Puloy. Hindi lang mas bandali mo na yun. Tatay Puloy. Ngayon, Tay. Yung mga sinagaling sa tao pari sa... Ito kasi nagawa na yun sila. Ang trabaho yung nangangalakal. Yung kaya mag... Kaya na pang doon. Nagipit ka. Bumami doon. Yun ang hirap pag ang trabaho ay nangangalakal talaga. Kailangan ni panggamit mo. Hindi. Gawa nyo sila ng rooms para sa mga ganito. Ampo. Ha? Storage room. Kusina yan eh. Kung pwede maglalip pa kayo dyan. Wow. Dirty na ano. Ampo. Storage room para sa mga kala ni nanay. Negosyo niya. Kagandaan kasi po karab, may ano na puso, sentada na po tayong pag-aano. Eh, susundan nyo na lang yan. Susundan nyo na lang yan. Parang yung kaya, ano ba ka? Kay Ernesto. Ganun po. Ayun, Tate Ernesto ang gagawin. Maganda din, ang kalalabasan yan. Tapos, syempre yung standard natin ang taas. Ang taasan nyo na yan. Sobrang ulit ang ulit sa Makati. Yan, bagong gaming niya. Baba, ha? Tag na lang. Nalang may panahon ngayon ibang init. Nato kay, kasi nga yung paglami, hindi kayo. Dito kasama natin ang Tay, yung gamit ko dyan. O yun, ang gawin nyo, pwede kayong tulungan nyo si Tay mag-impake ng mga gamit na tapos yung tatanggal. Kung may pag-alagyan, dito lang natin yan. So yun mga kalina, start sila ngayon. Mag-impake ng mga gamit. Para habang gumagawa sila Andoy, wala na mga gamit. Malinis na talaga. Malinis na dito. Yun naman po yung maganda.
Kasi ano rin pala ito, di pala kayang ano lang, renovation lang, ano na rin, parang ulit na rin talaga. Sayang naman po kasi yung effort. Magiging pabayad na rin po talaga ng Kalinga po. Isa din naman ni Trixie si mga Kalinga. Oh, sa akong CR. Lulog nyo na. Ilan na sukat, ano? 5x6 po para. 5x6? 5x6. Okay na, malaki. Kasi ma-extend pa tayo dito. Nang sa akong sinapong nila. Malaki rin po. Storage, parang storage room or kasi dirty kitchen. Po, dirty kitchen. Eh grabe, suot yun ang uniform. Ay, yun dapat o, suot ang uniform. Ayan, mas mayroon po talaga mga kalinga po mag-renovate kasi mag-ano pa ng mga gamit. Pero ang maganda nito, di na kayo mag-ukay, ano? Yun naman yung kapalit naman ng ano nyo, paglilinis. Kasi lang po para mga ano naman dito. Kantuhan po yung mga pustihan po para mag-tilip-tilip po itong kapalit. Maraming gamit. Wow! Nay, magandang araw po sa'yo, Nay. Andito para si Nanay sa wakas ay naabutan din natin si Nanay. Ayun na, nag-impake na pala Nay ng gamit. Sino po sa trabaho? Tumulong po kayo. Nay, ano pangalan yung Nanay ulit? Mabel. Kilala niyo po ako? Wow! Nay, okay po ba sa inyo na itong bahay niyo papaayos namin? Okay na. Okay po sa inyo? Hindi nga ako makapaniwala. Hindi ka makapaniwala na... Ganun sa Kalingap, Nay. Pagka dapat, talagang action agad. Salamat. Kasi nga, hindi ko nga siya naaskas masyado. Kasi, simula kasi ng... ako na kasi yung katuwang ni Kuya. Kaya hindi ko na siya maano. Wow. Kaya pa ko nung nagkakasakit. Buti nga ngayon nang nagpasok na ako dyan sa... trabaho dyan sa basurahan. Pero ngayon, Nay, pinangang po kami kasi napakasipag mo. Wow. Talagang lahat ginagawa niyo po para kay... Trixie, eh, parang na rin kay Rachel kahit po hindi naman kayo ganun, ano, kahit walang wala rin kayo, si Rachel po, tinutulungan niyo po. Kasi mga anak kayong dami na may ganap din kayo. Kasi nga, kaming magkakapatid, ganyan talaga. Talaga nagtutulungan. Pag kaya ko na, sige lang, kasi nga kailangan. Kasi nung, si Kuya kasi nung nawala nung asawa, parang nawala na siya na at mahina kasi ang buhay ni Kuya. Sabi nga niya, sabi ko, andyan muna ako, kahit papabayan kahit naghihirap, kasi ito nga, papadala daw niya sa Bisaya yung mga yan, yung papa na Rachel, siya, papadala daw niya sa Bisaya, mga bata, kasi wala na din, ayaw mo, doon sa ano nila, Ate Chris, di sabi ko naman, ayaw ko, hindi yan sanay doon, ayaw kong ano yan, lumaki ng ano, kaya sabi ko, hanggat nandyan ako, matulong ako kaya nga, andyan sa akin, kaya sabi ko sa kanila, kung ano ang ano ko sa mga anak ko, ganyan din sila, kaya malapit sila sa akin kasi nga, ano nang, kung ano, palay ko yung na Trixie, ganyan, ganyan din ako, napakabuting tiyahin ni Rachel, si nanay Mabel, napakabait talaga, kaya para sa akin, deserve din niyang matulungan, kasi pili naman natin, kumbaga, ako nang tumulong kay Rachel, bago tayo, ay siya talaga. Tapos ang pangit naman po na okay na yung kalagayan ni Risha nila tatay Risha, pero si nanay naman yung tumulong ay ganito pa rin yung kalagayan. So kahit matulungan lang natin sa mapaayos lang yung bahay. Nanay? Iba na, okay po sa inyo? Malaking ano lang po sa amin. Ayos lang po kasi nakita namin tumutuloy din naman si Risha dito. Saka pagpapatuloy lang naman namin ito mga Kalingap, hindi na namin ito babagoy. Patuloy lang namin ito, saka itong bubong, tataasan. Kasi mainit ito, tingnan mo naman. Mainit nga. Wow. Hindi nga, kahit papaano yung asawa ko. Ano din, dito na din ako, sana ako mahingi ng gulong, talagang sana ako mahingi ng gulong, talagang. Dito lang sana gaan sa akin sa Christian, tayo sa akin. Hindi, yung
pinapayuhan niya ako. What? Advice na, papalakas ng ano. Tapos yun nga, tinuruan niya ako na kung paano lumapit ka lang sa Diyos. Ganun. Kaya, ito na po yung ngayon, na napakinggan na po yung ano. Prayer niya. Kaya, oh. Si Rachel ang ano, nabigla ako nung... Nung na-vlog? Oo, na-scout na daw nga ni ano. Grabing ano ko, natuwa ako masyado kasi dun pa lang, ano na ako, panalo na ako. Hindi na ng Diyos ang panalangin. Ang galing ako. Kaya sabi ko sa kanya, kayo ko Rachel, sabihin mo kay... Maraming salamat, pinapasabi ko ako. Yung iba daw, ang tagal daw ng dating ng ano yung biyaya. Pero sa kanya talagang nagulat ako. Sabi ko, naglundag-lundag pa ako noon. No? Nung nalaman ko, manay ko yung salamat. Sabi ko. Nalaman mong naano si Rachel? Oo, sabi ko, dininig ng Diyos ang panalo. Naiyak yan sa akin mga yan, nag-iiyakan kami ng mga ganyan kapag may ano, talagang problemado na sila. Kaya sabi ko naman, bilang kita nila, kapatid ni Kuya, ako yung nagpapalakas ng ano. Parang ano kayo, okay ba kayong ugali ni Kuya Rachel? Kuya Rachel, mahihayin ko naman yung mas diskarte, mas ano. Oo, mahihayin si Kuya. Pero si Kuya, super bait. Hindi din siya makahindi sa taong nangailangan basta meron siya. Para nga yan, kapitan. Para nga yan, yung sabi ko, politiko na maawain siya. Wow! Wait nga si Kuya Rachel. Saka hindi siya yung nag-take advantage na mahinig sa'yo, maparinig sa'yo. Oo. Hindi, wag wala. Wala, ganun. Ganyan nga si Kuya, wow. Mahihayin siya. Hindi pati siya talaga yung... Minsan nga, naiyak yan sa akin si Kuya. Sabi niya, nahihiya na ako sa inyo. Kasi... may sakit ka, ikaw sa mga ang sakit. Sabi ko, wala yun. Basta okay lang ako. Ano, tutulungan ko kayo. Kasi nga, gusto lang ipadala ni Kuya yung mga bata na yun sa... Ano, na wala yung ano, asawa nyo? Sakit kasi yun? Kasi si Ate Chris, mag-discarted yun. Mag-discarted yun? Oo. Kaya yun, malaking ano talaga nang mawala yun si Ate Chris sa kanya. Problema. Malaking kawalan, ano? Kaya kapag aalis ay kita, sabi ko mag-text o mag-text. Ganito pala. Kahit yan si Trixie, mapaalam yan. Si Rowell, napaalam dito si Rowell? Oo, sinabi yan si Rowell. Ay ko, hindi mo pwedeng isama yan si Rachel na, ano. Basta-basta? Oo. Oo naman daw. Tapos yun nga, kasi yung manliligaw na yan ni Rachel, nagpapaalam yun sa akin. Wait, yun? Oo. Tapos? Sinabi ko nga sa kanya, yun. Tinachat ako nung tinetext ako nga, bala bigla ako. Friend request na din sa akin. Oh, okay. Yun na, nagampaalam na. Bala, sabi ko naman, sa kanila, pag isasama niya yung ano, gusto ko may kasama si Rachel. Pero kung halimbawang okay, sinasabihan ko si Chang na mag-ingat kasi nga, ang disgrasya. Kasi di ko kaya kung ma-ano pa yan mga yan. Mahal na mahal ko kasi yan, kaya hindi ko sila pagtsatsagaan kung, ano, kung hindi pa yan mahal na mahal. Ano yung gusto mo lang, kasi ngayon na nakausap kita, hindi ka namin nakakausap ng nakaraan. Ngayon, ito yung pagkakataon nyo lang po, gusto lang namin marinig. Ano yung gusto mo, ano pong masasabi ko? Ano yung payo mo sa kanya? Bilang, ano, sabihin natin, gustong, ano, mapalapit ang loob kay Rachel. Ano yung papayo mo kay Ruel? Sana lang, ano, nang, ano niya si Rachel, lang alagaan, huwag niyang, ano yan, yung, sabi ko nga, huwag mag-take advantage, yung hintayin niya ng, ano, kasi, yan nga si Rachel, kuya ng kuya. Nag-open to kasi yan sa akin. Nag-open yan sa akin mga yan. Open yan sa akin. Sabi ko, huwag silang magbibigin. Tita, sabi ni Kuya Ruel, huwag ko na daw siyang kuyahin. Sabi ko man, kaya yan, Ruel na lang ang tawag yan. Ulit-ulit ako dyan. Minsan namamalibay ko, huwag mo nang kuyahin. Ruel na lang. Minsan nga, hindi ko pa. Kaya, Wilwin. Nagdaramanan kami. Nandiyan pa yan. Langga. Hindi nga, sabi ko nga, Wilwin. Di nagtatarawanan kami. Ba't kayo nagtatawa sabi ni Ruel? Ah, di mo habi ni Rachel, di mo naiintindihan? Will, hindi, ano? Ah. Will, yung labi na ganyan. Kaya yun, ah, ganun pala yun. As simula nun, masanay na si Rachel na sinabihan ko, huwag ko naman kuyahin. Kasi nga, sabi ko, bahala kayo kung magkakagustuhan kayo, pero wala ka pa sa tamang edad. Andyan pa rin ako sa limitation na hindi siya masobra. Kasi, ang ano ko kasi sa kanila, kung ma-boyfriend sila, sabi ko, pag nasa tamang edad na, or 18. Kasi ikaw na yung may karapatan, ikaw na yung nanay niya, eh, pangalawang nanay ka na eh. Sa kanila. Kasi si yung asawa ni Tatay Rizan, wala na. So, ikaw na yung nag-ampon kay Rachel. Bali ko lang talaga yung nanay. Ako nang tumayo dyan. Yung nanay. Dapat nga, nanay nang tawag sa inyo ni Rachel eh. Mama, ganun. Mama tita. Kaya sabi ko nga dyan. Oh, yun sa biro ako, baka man ano. Sabi na yung si Tita. Minsan si Trixie yung sabihin ko yan. Kasi, lagi kami nagbibiroan yan. Pero ang close parang, kayo, close. Oo,
Pero pag talagang galit ako, talagang sinasabi ko sa kanila. Yung ano lang, yung tamang pangaral lang. Hindi ako kasi yung... Normal naman po. Hindi kasi ako mahigpit na masyado. Hindi lang ako masyadong maluwag. Kasi nga, nadanasan ko yan noong dalaga pa ako. Pero kahit na ganun ako, talagang hindi ko inana yung pagiging rebelde ko na ano. Talagang itinawid ko. Kasi sabi ko, maano nga kayo, maswerte nga kayo kasi... Kung iba-iba, hindi ganyan. Dati, nung unang panahon, palo agad, no? Sobrang higpit noon. Pag may ginawa kang kasalanan, talagang malilintikan ka. Trixie, ano masasabi mo, Trixie? Kasi kayo naman yung ano, yung mapapabahaya ng team kanino. Excited ko. Masaya ka? Sobrang saya. Kita-kita nga sa'yo, nakangiti ka na agad. Ayan si Trixie, oh. Kala ko, ano, pagsanto sa amin ko nila. Pagpunta namin ito, kala ko pinapalayos na kami. Akala ko pinapalayos na kayo? Hindi mga gamit. Kinabahan si Trixie. Ayan, ano masasabi mo, Trixie, sa Team Kalingap at sa team ko? Thank you so much po. Kasi po sa labat yung bahay na yun, sisimulan na po. Ano po nang hindi na, ano, kapag nais na hindi na kami tuluan wow! Dito. Na-shower po kayo. Ah, natulo din. Kaya ba ibang ano yan? Saka ano, yung gagawin ko si nanay ng room na para sa mga alinanay, yung mga basura. Wow! Para may tambakan. May tambakan po kayo. Oo, may mga dala-dala ka kung galing sa tinatrabaho mo. Para may tambakan po kayo ng basura. So ayan, mga kalingap, ano? Ito na po, abangin na lang po mga kalingap sa mga susunod ng kabanata. Ano, Arjo? Nandito ka pala? Ha? Nandito ka pala? Dito po. Ano, pare? Nagdudubot-dubot ako sa baba. Ano, nandudubot ka pala? Oo. Ah, narinig mo yung kwento ni nanay? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka? Hindi, tama. Nagtatawa lang po ako doon sa sinabi ng Will, Will. Opo. Bakit ka natawa doon? Kasi oo. Pakasal ka na naman kay Dodong, ah. Opo. Dito sa Revolution, dito kami dyan. Dito sa Revolution, nakasap namin si Tita. Ayan, dito ka nakatira, di ba? Ayan, syempre, ano masasabi mo, Rachel? Wow. At dito ang pakabahaya natin. Yung mama mo, ang tita mo na rin, di ba? Tita mo at mama mo na rin. Masaya po kasi mapapaayos din po yung bahay natin. Wow. Dahil ano, pasalamat po ako sa inyo dahil pati yung bahay po natin ang mapapaayos niyo po. Tsaka ano po. Kaya po talaga natutuwa lang po talaga. Masaya ka. Anong message mo kay Tita? Tita Mabel mo? Tita, hindi ka na mag-iisip na ipapagawa itong bahay kasi nagiging maayos na. Tsaka, iwasan mo lang palagi ma-stress. Huwag ka ma-stress palagi. Inaabot ka na sa mga. Anong sakit mo, Tita? Kasi di kasi ako yung lagi akong nauospital na nasakit yung ganito at ganito. Baka nagkangkapi ka pa o yung mga bawal. Hindi. Pero hampuan si Tita. Hindi ako na ano. Wow. Kasi, yung ano, madaming ang bawal sa akin. Kasi talagang nasumpong. Pero ngayon, talagang nagtataka ako kung bakit. Hindi ako ngayon ay naano, sinusumpong. Ano na, Okay na. Baka sa panalangin din. Pag naayos na yung church, doon na kayo magsimba. Doon sa may kamambugan. Dinadaanan namin yan pag sinusundo kami dyan sa ano. Pag naayos na, pwede na kayo mag-church. Ayun pala yung ano. Pinapagawa. Ano, Rachel? Wala si Rowella, tagal nang wala. Anong balita sa'yo? Balita? Ayos lang po. Ayos lang. Aww. Nag-usap naman kayo. Through chat. Ito kasi may mga nagtatanong, mga viewers namin, mga especially mga Rochelle fans, ano? Shoutout po sa mga Rochelle fans. Kung ano daw, kung payag ka daw na magkaroon pa ng season 2 yung Rochelle. Siyempre, tapos na yung ribbon cutting. Kung papayag ka daw na mag-vlog, may vlog pa kayo na yun. Ay, masayang mga Rochelle fans nito, ano? Okay daw kay Rachel po. Siyempre ako, naisip ko rin naman, ha? Baka ano ka, siyempre, baka busy ka sa pag-aaral. Wala po diba? Akong ginagawa masyadong. Oh, kahit once a week lang, no? Sige. Once a week, ganun. Hindi naman yung araw-araw. Wow. So, para siyempre, priority pa rin natin yung pag-aaral mo. Especially ngayon, na scholar kita, di ba? Ayoko naman na pabayaan mo yung pag-aaral mo. And siyempre, ayan, buti na dito ka rin, support ka rin kay Trixie. Na ngayon naman, siya naman yung pababahay ng Team Kalinga. Medyo natitira eh si Trixie, hindi mo makapaniwala. Ayan, Trixie. Masaya ka, Trixie? Masaya, masaya, Kuya Rabi. Hindi pa tapos yung bahay, nakikita mo na. So, ayan. Nay, ano po, mauna muna po kami. And baka may mga ayusin pa kayo dito na ligpitin para yung mga carpenter hindi na mahirapan.
Rachel, anong mensahe mo ngayon kay Ruben na nasa ano siya ngayon? Pilar Source of One. Tingin mo na kay mama o kay tita. Mensahe lang naman sa kanya. Mag-iingat ka palagi. Tsaka ano. Wala ko masabi Kuya Ram. Basta palagi po siyang mag-iingat. Tsaka ano. See you soon ulit. Igra! Sige-sige Rachel ha. Bye-bye. Sino ang kaisip ng gala? Rachel. Narinig ko dito. Kay mama. Ah, at kung gusto ninyong mapanood ang buong kwento nito, ay bisitahin na lang po natin ang kanilang channel at mag-subscribe na rin po tayo para natin ito para makaambag ng tulong sa ating mga kalingap. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito ay pakihit na rin po ang subscribe button para updated po kayo sa mga bago nating reaction video. Maraming salamat po. I'm out. Hello po kay Jen Sinisa. Yan. Idol Rowell, ingat ikaw palagi sa mga mission nyo. Shoutout po kay Jen Sinisa. Dito rin kay Jen Sinisa, Sinisa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.